Magandang araw din sa inyo mga kabutingting. So, nandito na naman ulit ako para mag-share ng isang video. No? So, ngayon sa video na to ay ang gagawin natin yung ay umandar na compressor. No? So, ito yung gagawin natin. Yan. So, split type siya. Yung brand niya ay AIPA. So, 1.5 horsepower. Ay umandar ng compressor. Saka yung pan sa likod. So, sa condenser natin ay umandar yung pan saka yung compressor. So, try natin. No? Sabi nila ganito. So, kaya ngayon, on na natin muna. So, yan. So, nag-on na yung aircon. So, hintayin natin ng 5 minutes, no, kung aandar yung compressor niya sa likod. So, yung complaint dito, eh, ayaw daw umandar yung compressor sa likod at walang lamig. Siyempre, hindi lalamig yun hanggang hindi umandar yung compressor. Kaya, check natin, no, so, tanong gagawin ko din kung bakit ayaw umandar ng compressor. Meron ng 5 minutes na lumipas. So, hindi pa rin nag-ignite yung compressor. So, tingnan natin yung compressor likod. Yan. So, yun ang compressor niya, no. Yan. Sa baba. Yan. So, ayaw pa rin umandar. So, puntahan natin. So, mga kabuting-ting. So, ito yung compressor niya, no. So, 5 minutes na. Ayaw pa rin umandar. Yan. Ayaw pa rin umandar yung pan. Ayaw pa rin umandar yung compressor niya. So, ngayon, tingnan natin yung control niya, yung indoor niya, buksan natin, no. So, tara sa harapan. So, ayaw talaga mandan ng compressor niya, no. So, tingnan ko yung sa control niya. Okay naman yung control niya, no. Cool. So, wala mong problema sa control niya. Yan. So, kaya ang gagawin natin ngayon, buksan na natin, no. So, pero bago natin siya buksan, off muna natin. Yan. Tapos, patayin natin sa main. Buksan natin ngayon ito. So yan, natanggal natin yung cover. So ang gagawin natin, i-on ulit natin, no, para yan. So on ulit natin dito sa control. Yan. So after 1 minutes, tingnan natin, no, kung ganito. So dito kasi yan ang pinaka power ng ating compressor. So tingnan natin kung may power dito sa lumalabas, no, para kung may power na lalabas dito, ibig sabihin nun may problema ang ating linya papunta sa compressor. So check natin, no, kunin natin yung tester. So yan, i-test natin, sinit ko sa bolts, no, sa 400 bolts. So tingnan natin, na-tester natin dito. So meron lumalabas na power papunta sa ating compressor. Yan. So ang ibig sabihin nito, walang problema ang ating control. Yan. Tingnan nyo, ha. So yan, nakita nyo may power tayong 220 na lumalabas. 240 yan. 240 papunta sa ating compressor. So ibig sabihin, check natin yung pinaka main nun sa compressor kung meron din na pumapasok na 220. Yan. So yan, punta tayo ngayon dun sa outdoor. Tingnan natin yung power na supply niya kung meron. So, punta tayo. So yan, nandito tayo sa likod, no. So naka-on pa rin yung ating indoor doon.
Yan. So kaya ang gagawin natin, ibubuksan natin to. Tingnan natin kung may power na lumalabas. Yan. Kasi doon sa connector natin doon, meron na lumalabas na 240 volts, no. So tignan natin dito kung meron lumalabas na 240 volts. Pag dito wala lumabas na 240 volts. So ibig sabihin dito sa wiring niya, may problema. So testerin natin 'to mga kapatid, ano? Yung supply ng ating compressor. So ibig sabihin zero, no. Walang power na lumalabas dito. So ibig sabihin nito mga kaputingting, ang problema ng ating unit ay yung wiring, no, na pupunta rito sa ating compressor. Kasi zero yung walang lumalabas na power dito o walang binibigay na power, no. So ibig sabihin yan, yung problema na ito baka nandito sa wiring, no, or na short o naputol. So kaya i-check natin, no. So kukuha muna ako ng hagdanan para maakyat natin 'yun, no. No, kailangan muna natin siyang patayin, no, para pag-check natin doon hindi tayo makorente. Ayun. So patayin din natin doon sa power. Ayun. Tapos patay hagdanan para maabot natin 'yun, ma-check natin yung wiring na papunta sa compressor. Abutingting, so nakakakuha na tayo ng hagdanan ngayon. So pwede natin siya patayin. So check natin yung wiring. Mula dun sa piping na yan hanggang dito sa compressor. So bago natin bago nga pala natin siya tanggalin, no? So yan dyan. So dyan natin check, no, mga putingting, yung wiring niya kung may putol. Kasi nga wala lumalabas na power mula dun sa ating indoor papunta dito sa ating outdoor. Yan. So ang gagawin na muna natin mga putingting ay tanggalin natin yung connection dito sa compressor. Tapos pag-tikitin natin at punta tayo dun sa indoor at testerin natin. So, tara. So, ayan mga kaputingting, no. So, nakapatay naman nandun sa ating indoor sa loob. So, pwede natin tanggalin to. So, ang gagawin muna natin, testerin muna natin dito. Ayan, so. So, tinanggal ko muna yung connection, no. So, ang gagawin ko ngayon, mga kaputingting, pag-shorting ko to. Ayan. So, yan. Ayan, pag-shorting natin ganito. Ayan. So, pag natin gawin ganyan, pupunta tayo sa unahan, sa indoor. Check natin kung meron siyang continuity sa ating tester. So, tata sa loob. So yan, nandito tayo sa loob na yun. So set natin yung tester natin sa ohms, no, para matester natin yung wiring kung okay. So yung testerin muna natin ito, tumunog. So yan. So yun. So kailangan, pag tester ko yung wire dito na pupunta sa ating compressor, kailangan tumunog siya. So, pag hindi tumulog ito, ibig sabihin, ang problema talaga ay yung wiring. So, yan. Pinagdikit ko na yan, no. Tester ko na. So, wala pa rin tumutulog sa ating tester. So, ibig sabihin yung mga kabutingting, ang problema ng ating aircon ay yung supply na nanggagaling dito na papunta dun sa ating compressor. So, ibig sabihin nun, ang problema ay yung wiring. No? Nanggaling dito sa ating control na papunta sa ating compressor. So kaya punta tayo sa likod, check natin yung wiring kung saan nanggagaling yung problema o saan yung putol. So may putol yan. So punta natin ngayon sa likod. Punta tayo sa likod. Mga butingting, so testing na natin yung wire. So may problema yung wire, no. So kaya ngayon nanguha ko ng wire. Yan. Ito. So ito yung papalit natin. Palitan natin yun para maging okay na. So ngayon, palitan natin, no.
So, palitan na natin yung wire, no, mula dun sa connection na tinuro ko kanina. Yan, naiduktong na natin doon ng mga buting-ting. So, yan. Doon yung duktong natin. So, pinitan natin. So, ngayon, kukoneksyon na natin dito sa ating compressor. Ayan, koneksyon natin dito. So, lagay din natin yung body ground. So yan, connection na natin ng mga buting-ting. So ang gagawin lang natin dito ngayon ay punta sa harapan at i-testingin natin, no, kung under na ang compressor. Tara, doon tayo sa harapan. So yan, nandito tayo ngayon sa harapan. So testingin na natin. Natin kung i-plug muna natin siya, saksak natin. Yun, so testingin natin. So na-on na natin yung so yan, on muna natin, no? Yan. So nag-on na siya. So hintayin na lang natin mag-on yung compressor. Yan. So hintay tayo mga 5 minutes para malaman natin kung under compressor o yung wiring talaga ang problema. Buting-ting, nag-ignite na yung relay niya. So yan, check natin, no, kung may power. Kasi kanina, may power dito na 220 at 240. So yan, may power siya 240. Yan. So kinita natin wire. Tingnan natin kung ma-under yung compressor ngayon. So yan, mga kabutigting. So nandito na tayo sa likod. So yan, uma-under na yung ating pan. So yan. So uma-under na ating compressor. So yan. So, yung naging problema nitong ating unit ay yung wiring dito sa ating labas. So, siguro putol na siya, naputol na sa katagalan. Nag-umido na yung loob ng wire natin. Yan. So, kaya naputol na. So, walang power na lumalabas dito. So, ngayon, tinitan natin. Yan. Kaya, okay na siya.
So, gagawin na lang natin ngayon dito, mga buting. Tatakpan na lang natin 'to. Tapos puta sa loob, takpan natin. Yan, sige. Ayan, okay na. Natakpan na natin yung connection dito. So, punta tayo sa harapan para ibalik na natin yung cover ng aircon. So, ayan mga kabutingting, nandito tayo. So, okay na yung unit natin. Okay na aircon. So, malamig na siya. Kumandar na kasi yung compressor. Gagawin natin, puwi na lang natin, ibalik na natin yung cover, no? Balik natin yung swing. So yan, naibalik na natin. So, linisan natin yung filter. Kasi, ito, medyo marumi na yung filter. So, linisan natin, no? Ito, linisan na natin yung filter. So yan, okay na yung unit ng aircon natin. So yan, okay na ang unit natin. Mandar na yung compressor. Yan, so malis natin yung filter, no? So malamig na siya. So yun ang complaint dito. Ayaw umandar ng compressor at walang lamig kasi nga. So, yun ang naging problema niya, yung wiring sa likod. Wala nang connection o naputol na yung connection. Kaya nagkaroon ng problema ganun. So, ayun. So, simpleng troubleshoot lang kung ginawa natin dito, no. Sana may natutunan kayo sa aking simpleng video. At syempre, huwag niyo kalimutan, no. Kung di pa kayo nakasubscribe sa akin YouTube, so welcome na welcome po kayo sa akin YouTube channel. Basta huwag yung pong kakalimutan mag-subscribe, like, and share. Siyempre, click nyo na rin po yung ang notification bell dyan para updated po kayo kung mag-upload po ako ng video. So, hanggang dito naman po ang video ko. So, maraming salamat po sa inyo at God bless po. Ingat po palagi. So, hanggang dito na lang po.
Sana may natutunan kayo ulit sa aking simpleng video. So, hanggang dito na po. Maraming salamat.